Hello everyone, this is Doc Mitch again. So kahapon may nakita akong patient na sabi ni mommy, newborn, sa newborn screening niya, G6PD deficiency positive siya. So sa newborn screening yun, hindi pa siya na-confirm. So Doc, ano nga ba yung G6PD deficiency? So ang G6PD ay isang enzyme na importante sa red blood cells natin para maiwasan itong masira o ma-damage kaagad, leading into hemolysis na tinatawag, so destruction o nasira na na red cells. So kapag ka ito ay napabayaan, syempre magkakaroon ka ng jaundice o yung paninilaw ng balat, ng mata, na pwedeng maging komplikado. Ito ay magkakaroon ng brain damage sa mga babies natin. So kapag hindi na-treat yun, so mas delikado, no? Permanent yun na brain damage. Or tinlang na, ang G6PD deficiency ay pwedeng dahil kulang o hindi sapat o absent enzyme mo na ito, no? Wala siya, kaya madaling nasira, na pwedeng mag-trigger o yung mga risk factors na tinatawag natin. Ang G6PD po ay genetic o namamana o naipapasa sa ating mga anak. Pwedeng meron si mommy at si father, si both parents po natin is meron. Pwedeng asymptomatic siya na carrier or symptomatic na carrier. So, ang G6PD ay nandidetect through newborn screening test na tinatawag o NBS. Ito ay ginagawa within 24 hours of life sa mga babies. So, dito sa Pilipinas, mandatory po iyon na ginagawa kasi may mga limang disorder na nadidetect ng newborn screening. So, importante pong magawa ito kapag ka napanganak na po si baby sa kahit saan po, hospital. Kapag walang sapat na G6PD yung enzyme, madali na lang itong masira na mapwede pang matrigger ng mga pagkain, mga gamot, or infection. Symptoms ng G6PD deficiency ay agad naman nakikita. Yun po yung paleness o pagiging magputi, no? Yung ating balat, paleness, tiredness, madaling mapagod, mabilis ang paghinga, tapos masakit yung tiyan, yun po. Ito naman yung mga pagkain na dapat natin iwasan at mga gamot. Gamot na safe sa mga G6PD.